Okay, sir, yung update po doon sa mga nilagay nating boya sa WPS. Based doon sa report ng ating Coast Guard District Palawan, intact yung walong buoys na nilagay natin, no? Pero yung dalawa na nilagay sa Balagtas tsaka sa Hulyan Cavite is hindi pa natin ma-confirm, subject to validation. At siguro masama yung panahon kasi hindi natin mapuntahan. Pero in so far as the other 8, as reported by our personnel doon sa mga substation doon sa mga islands, nandun pa po. So sir, as of now, yung dalawa hindi natin ma-detect talaga? Yung dalawa na lang ang hindi natin ma-detect, pero once na medyo gumanda yung panahon, we'll be sending a ship to verify kung ano ang kalagayan ng dalawang buoys. And that, doon yun sa Balagtas tsaka sa Hulyan Cavite. Sir, in the past events, ano yung mga dahilan kung ba't nawawala yung dalawang yung mga boya? Wala pa namang report na nawala yung mga boya natin. This is the first time? This is the first time na mayroong allegation, and tayo naman immediately, we check kung nandun. At ayon naman dun sa ating mga tauhan, yung walo na malapit dun sa mga isla na sa atin ay nandun naman. Okay? Sir, possibility sir na tao or coast guard from other countries yung nag-alis nun. Meron ba? Paano? Oh, wala pa naman. Kailangan lang ma-check muna natin kung ano yung reason dun sa report. Baka mamaya ando naman pala. So dapat ma-validate muna natin kung nawala nga yung mga may nawalang boya.